Yo guys, check. So, amusta? Ayun guys, no. So, dahil dito, guys, no, sa baba ng SLP ngayon, eh, maraming nagsasabi na scam po yung ating Axie Infinity game, no? So, gusto ko lang sabihin guys, ito, mag-umpisa na ako, no? Sa pag ikaw papasok ng isang sa cryptocurrency, no? Wala kang papasukan diyan na walang risk. Lahat mayroong risk. No, kahit na sabihin pa nilang sobrang pulido ng mga papers nila, white paper or something na kahit anong paper pa yan. Lahat yan may risk. At hindi mababa. Medyo mataas yung risk ng iba. No? Talagang lahat. No? Walang safe. No? So ito, para sa akin guys. No? Itong, kung ikukumpara lang sa mga coins, sa mga ano nga eh, traders. No? Ng mga coin sa crypto world. Pag tinanong mo yung mga traders, saan yung pinaka-safe sa tingin nila na mag-invest ng coin? Ng coin ha? Hindi sa game. Pag mag-invest sila ng coin, yung pinaka-safe is for them, it's Bitcoin, no? Kasi yun yung mother of all, eh. Kumbaga, gusto mo mag-invest ng safe na pinaka-safe talaga is Bitcoin. Which is tama naman, no? Sa sunod na Ethereum, no? May mga kasi kumbaga kahit na sabihin mong risky, may level pa rin yung pagiging risk, no? So para sa akin, guys, sa NFT games, no? Ang pinaka-safe para sa akin lang 'to, guys. Na pag-iinvestan is Axie Infinity kasi parang sila din yung mother ng yung mga talagang pumutok sa lahat ng bagay, no? Sila yung unang-una sa lahat ng bagay na ng mga yung mga bagay na talaga na sila yung nauna. Sila yung pinagayahan. Kumbaga, parang ganun din sa Bitcoin, no? Parang sila yung mother of NFT games para sa akin. At para din sa ibang naniniwala sa Axie Infinity. No? So, yung iba sinasabi na wala na. Kasi guys, sila, bagay karapatan naman nila sabihin yun, eh. No? Kasi hindi ko alam, ha? Kanina kasi may pinanood sa akin si yung asawa ko. Sino ba yun? Yung attorney, no? Si attorney, no? Naglabas daw siya ng kaninang video. Para sa akin, guys, tama naman siya. Kumbaga, may point siya. Kasi nga naman, sobrang baba ng SLP, no? Kung tayo tatanungin, pag tinanong niya tayo, ano na? Ano nangyari sa SLP? Ano? Wala tayong masasagot. Kasi totoo naman, yung mababa talaga yung SLP. Diba? Ako kasi, guys, pumasok ako ng... Nag-avail ako ng Axie which is June. So, kung tutusin, sabihin ko na sa inyo yung totoo, ROI na ako dito matagal na. Nakabili na nga ako ng ibang team eh. No? So, naramdaman ko yung ups niya. Lalo na nung tumaas yung SLP. Talagang mataas. So, kumita ako doon. Naramdaman ko yung pagtaas ng SLP. Talagang kumita ako doon. Bumili ako ng ibang team. So ngayon nararamdaman ko naman yung downs niya. So ngayon mababa siya. So ayan, daman-daman natin 'yan, no? Kumbaga, lahat naman nagkakaroon ng ups and downs, no? So para sa akin, nandito tayo ngayon sa downs, no? Pero kung titignan mo yung future ng Axie, which is hindi naniniwala yung ibang nagda-doubt sa Axie na hindi sila naniniwala sa future, guys, ng Axie. So doon pa lang, hindi na natin sila pwedeng kumbinsihin or sabihin natin na talo na, kumbaga wala nang pag-uusapan. Kasi kung ikaw, hindi ka naniniwala sa future ng Axie, wala, hindi mo na kailangan ipaglaban yun kasi kahit ano pang sabihin mo, hindi na sila maniniwala dun. So, tayo, naniniwala tayo sa future ng Axie, no? So, para sa akin, ayun yung ilook forward natin, no? Kasi kung tutusin nyo, guys, ako sumali ako sa iba't ibang games. Sumali ako, nagkaroon ako ng Crypto Zone. Nagkaroon ako ng play Plant vs. Undead. Diyan, medyo malaki yung tinalo ko dyan, guys. Talo tayo dyan. So, inaamin ko siguro, nagkulang ako ng research. Nagkulang ako ng pag-aaral dun sa game na yun, kaya natalo ko. So, okay lang yun sa akin kasi kasalanan ko yun, no? Kasi, hindi ko siya inaaral ng mabuti. So, which is, eto naman, itong Axie Infinity. Medyo okay ito siya sa akin, no, guys. No? Talagang okay ito sa akin. Hindi ko tinatanggi. Na talagang dito eh medyo
sabi nga nila, axinatics, no? So, okay lang yun. Kasi, opinion naman nila yun, eh. Tsaka yung community kasi ng Axie, guys, medyo okay, no? Masaya. Masigla, no? Kaya parang ang labo na tawagin siyang scam, no? Kasi ang daming mas masiglang tao na talagang naglo-look forward sa future ng Axie. Ayan, may nag-tweet na naman, bago lang, 29 minutes. Diba? No. Creative Corner Open Art Station, Aquanelli Live Art, Silent Auction, Draw This Axie Contest, Drink and Draw Activity. No. Excited, sabi niya. So are we. So, ayan. Maraming ano guys, maraming activities no, sa Axie community. Kaya parang ang labo na tawagin siyang scam. No? Isipin mo, sobrang baba ng SLP pero ang saya pa rin ng community ng Axie Infinity. No? Kaya parang yung tumatawag ng scam sa Axie Infinity is siguro hindi, wala silang Axie or something na gusto nila magka-Axie pero hindi sila naglaki ng doubt nila ganun. Huh? Okay lang yun guys, no? Kumbaga ako kasi kaya ako nag-i-stay sa Axie kasi gusto ko pag dumating yung big event ng Axie Infinity which is land game and origin, gusto ko kasama ako doon syempre. No? Ayan. So marami nga nagsasabi na bayad daw ako but kino-content ko yung Axie. So hindi ako bayad guys. Hindi nila ako binabayaran. Wish ko lang bayaran nila ako. No? Gios, bayaran mo nga ako. Kahit isang ano lang, floor Axie. Papadala ko dito. Pero nagpadala naman na ako. Ayan, no? Nahalo nga ako ng piculo eh. No? Isang kuitis, anim na piculo na panalunan ko. So, ayun guys. No? Yung mga naniniwalang scam, okay lang yun guys. Nasa inyo naman yun eh. So, kami, ako, hindi, no? Malaking tiwala ako dito, malaking tiwala ako sa game, laki ng nilook forward ko sa future ng Axie. No, kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang sabihin nila na mauto-uto kami, di okay lang, ayaan nyo na kami magpa-uto kasi kami naman to eh. Bakong ayaw nyo magpa-uto or sa tingin nyo uto-uto kami, okay, nasa inyo naman yun eh. At least, kami, hindi kami, baga wala kaming sinasabing masama sa inyo, kayo yung may sinasabing masama sa amin. Nasa inyo yan, no? Guys, no, para sa akin, ayun lang. At gusto ko lang sabihin na hindi is ka mga active para sa akin. At kung gusto nyong mas safe na game, no, hindi, kung tutusin ito guys, sabihin sa inyo, yung Pega Axie, gusto kong bumili niyan eh. Gusto kong bumili ng isang Pega. Kaya lang yung iniisip ko, yung ibibili ko ng isang Pega, ibibili ko na lang ng isang team. No? Kasi ganun din eh. Halimbawa, bumili ako ng isang Pega, ang habulin ko yung ROI niya, sabihin natin, kulang isang buwan. Diba? Or isang buwan. So, kung ibibili ko ng team ko yun, tapos maghihintay ako ng isang buwan, baka next month, lumabas na yung, may lumabas na update, ganyan. Kumbaga, kasi sa Axie Infinity, parang gugulating ka eh. Kumbaga, mamaya biglang tumaas yung ano, yung SLP, oh, biglang lumabas na update, ganyan. So, hanggat di pa lumalabas yung mga inaabangan ko dito sa Axie, hindi mo na ako maglalaro ng ibang game. Para sa akin lang yun ha. Guys, hindi yun financial advice ha. Para sa akin lang yun, sinasabi ko lang. Para sa akin lang po. Hindi sinasabing gayahin nyo ako or hindi ko inaano yung Pega Axie. Gusto ko nga sumali. Kung marami lang akong pera, sumali na ako din eh. No? Pero syempre, yung aking capital, kumbaga iniisip ko, dito ko na lang siya i-invest ulit, no? So, yun lang po guys, no? Sana umabot kayo dito sa ating dulo at sana mag-subscribe kayo at pindutin nyo yung like guys para makatulong sa ating pag pindut nyo kasing like, parang sinishare nyo na yung video na yun. Thank you guys sa inyo. Maraming salamat at good day.